Hi, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa Batang Maynila Toys. Ito mga kaibigan, may panibago na namang banat. Ito nga, One Manila. Alam niyo, paborito ko na itong One Manila. Kasi naman, kung hindi lahat, halos lahat ng kanilang mga pinupos ay pawang kontra dito sa nakupong mga liderato dito sa lungsod ng Maynila. Kung hindi si Mayora tinitira nila, si Isko Moreno tinitira nila. Pati na yung mga hepe ng iba't ibang departamento dyan sa City Hall. So, ganun ang ginagawa nila. Halos, hindi ko, halos araw-araw na ata ito eh. Diba, halos araw-araw na itong pag-akusa nila o dyan sa mga liderato dyan sa City Hall, dyan sa lungsod ng Maynila. At ito naman yung mga kaibigan na pag-usapan na natin ito eh, yung tungkol sa DPS. Diba, nung last time, ang napag-usapan natin pinagbibintangan ng One Manila, itong si Isko Moreno at itong si Kenneth Amorao. Si Kenneth Amorao, yung dating OIC ng DPS. Okay, so pinagbibintangan nila na itong dalawa daw ay nagsabwatan at sila daw ay kumikita. Ginagamit daw nila yung departamento ng DPS para kumita. So, kwento lang yon kasi yung post nila wala namang nakasulat na ebidensya eh. Kung paano nila nasabi na talagang kumita itong dalawang ito. So parang naglabas lang sila ng chismis na pag-uusapan. Pero wala namang konkretong ebidensya. At isa pa, kinwestiyon nila yung pagkaka-assign kay Kyle Nicole Amorao o bilang OIC ngayon ng DPS. Kasi si Kenneth Amorao na ama ni Kyle Nicole Amorao ay tapos na yung termino. Siguro yung position niya is co-terminus with Mayor Isko Moreno. Wala na si Yorme Isko. Kaya pati si Kenneth Amorao dapat umalis na rin doon sa pwesto bilang OIC ng Department of Public Services. O kaya ito ang ipinalit sa kanya ay ang anak ni Kenneth Amorao, ito nga si Kyle Nicole Amorao. So ito ngayon ang issue ni One Manila. Kine-question nila yung pag-assign kay Kyle Nicole Amorao. Kasi unang-una, batang-bata pa raw to si Kyle Nicole Amorao, 22 years old. At sabi, fresh graduate lang daw. Bakit ito i-assign ng pamunuan ng lungsod ng Maynila? Marami naman daw iba. Yun yung yung issue nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila matanggap. At ito raw yung kwento, mga kaibigan. Ito yung bagong kwento. Kasi tapos na yung nakaraan yung pinag-usapan natin tungkol doon sa kita-kita na yan ni Isko at ni Kenneth na Amorao na wala namang ebidensya. So lumalabas, chismis-chismis lang yun. At ito, may panibago na naman silang chismis. O ito, mga kaibigan, makinig kayo kasi lumalabas kasi. Kung totoo itong sinasabi nila, dapat bantayan maigi ni Mayor Hanny Lacuna yung kanyang mga nasasakupan dyan sa City Hall ng Maynila. O kasi bakit po? Ito, makinig po kayo . Sabi po ng One Manila, isang insider. Pag sinabi mong insider, tagaloob. Diba? Meron daw isang tagaloob. Malamang ang tinutukoy nito City Hall. Meron daw sa loob ng City Hall. Mula sa tanggapan ng bagong alkalde ng Maynila. Ito matindi. So meron daw insider o meron daw tagaloob mula doon sa tanggapan ng bagong alkalde ng Maynila na nagkwento raw. Na itong si dating DPS o ay si Kenneth Amorao lumuhod sa harap ni Mayor Hanny Lacuna. So inyong kwento, ang nagkwento raw yung tagaloob, insider, o dyan sa loob ng City Hall. Doon mismo sa tanggapan ng bagong alkalde ng Maynila. Na sinasabi na lumuhod nga itong si Kenneth Amorao sa harap ni Mayor Hanny Lacuna para magmakaawa at mapanatili siya doon sa pwesto niya bilang OIC ng DPS. So, yun yung kwento, sabi nung insider. So, kung ito ay totoo, antayan maigi ni Mayor Hanny Lacuna yung kanyang mga inner circle. Baka meron ng nagtatraidor sa kanya dyan. Baka meron ng bumabaliktad na nababayaran
Kaya medyo gumaganyan na, mga kaibigan. Kaya kay Mayora Hanila Kuna, ingat-ingat po Mayora. Huwag po tayong basta-basta magkumpiyansa dyan sa mga kasamahan natin, dyan sa inyong opisina, dyan sa opisina ng bagong alkalde ng Lungsod ng Maynila, o kahit sa iba't ibang departamento na inyong nasasakupan. Nabantayan po ninyo maigi, e baka napasok na kayo ng bulok na kamatis dyan. Ha? E napakahirap pa naman kapag kahit isa lang yung bulok na kamatis na yan nandyan sa mga magagandang klaseng kamatis. Pag tagal-tagal po, dumadami yung bulok na yan. E dapat maalis yung bulok na yan. Kasi kung hindi, idadami yan, kakalat yan hanggat sa mabulok na ang karamihan dyan. Dyan sa loob ng City Hall. So dapat maaga pa lang, matukoy na kung sino man yung nagtatrader dyan, yung bulok na kamatis na yan. So doon mismo sa bibig nila natin sila nahuhuli. O sila na mismo nagsabi na meron silang mga tauhan dyan sa loob ng City Hall. No, na dapat masawata at dapat matukoy ng grupo ni Mayor Hanila Kuna at ni Vice Mayor Yulcebo at ng mga konsehal ng Lungsod ng Maynila. Sa kaisa pa mga kaibigan, napaka-exaggerated naman itong kwento ng One Manila. Kasi ang sabi, lumuhod daw sa harap. Ano yun? As in literally, lumuhod? O alam nyo, ito kaya sinasabi ko sa inyo, ituwa natutuwa ako dito sa One Manila. No, kasi yung kwento nila, ha, wala nang kalakip na ebidensya. Exaggerated pa. O, biruin mo, sabi, lumuhod daw si Kenneth Amorao na makaawa kay Mayora para ibigay uli sa kanya yung pwesto. At ang sabi ng One Manila, hindi naman daw pumayag si Mayor Hanila Kuna, pero bilang kompromiso naman daw, ay inaprubahan ang pagtalaga ng anak ni Kenneth Amorao na si Kyle Nicole Amorao bilang hepe ng DPS. So, yun po yung panibagong kwento. No? Ito namang pagkaka-assign, hindi naman natin alam . Kung bakit insane yung anak ni Kenneth Amorao, malay mo, qualified naman. Di ba? Bakit hindi mo naman i-assign kung qualified? Ang nagiging problema lang kasi porke ka-apelyido, nagiging issue. Pero kung qualified naman, bakit hindi? Di ba? At sa akin, mga kaibigan, ang pinakamatinding issue dito ay yung mga traitor dyan sa loob ng City Hall. Yun po ang mas tiningnan ko rito. No? Kasi yung pagkakasay, wala naman sila magagawa kung qualified . So ang dapat ang issue natin dito, yung mga traitor dyan sa loob ng City Hall, yung mga kumakampi dito sa grupo ng kalaban, yung mga bulok na kamatis. So habang maaga dapat, itong mga bulok na kamatis na to, inaalis na to. Kasi pagtagal, naku, mabubulok, halos isang kaing mabubulok yan. Magsisimula lang sa isang bulok na kamatis. Kaya naman sa mga namumuno dyan sa lungsod ng Maynila, huwag po kayong masyadong pakumpiyansa sapagkat baka napasok na po kayo, na-infiltrate na po kayo ng mga tulongges dyan mismo sa loob ng City Hall. At alam ninyo, kapag pera talaga ang pinakilos, nako, walang imposible. No? So, lalo na ngayon sa hirap ng buhay, kapag pera po ang pinaikot, nako, yung prinsipyo, na ano yan, natatakpan yung prinsipyo ng pera. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, maligyan ang pag-aaral.